Why do they need to treat such people like me na gano'n, di ba? Eh, which is tao lang din naman ako, hello. Hindi na, nagbago lang ako the way I look, pero hindi naman ako nagbago. Hi, I'm Joyce. I'm gay, and I'm proud. Hi. Hi. Ako nga pala si Oki, ah. Graduating student. Bibigyan muna ako ng ibig sabihin, ha? Ang meaning talaga ng gay, ang ibig sabihin talaga niya ay happiness. Kaya gay sila, ibig sabihin masaya sila. Kaya dapat, tanggapin na lang natin sila kasi hindi naman talaga sila salut sa ating lipunan. Hindi naman talaga sila nananakit. Hindi naman sila talagang nagawa ng krimen. Siguro sa pelikula natin mga... Wala, additional ko lang. Kasi kung may mga kailala tayo mga gay, sana wag na lang natin silang lokohin kasi hindi natin alam na nasasaktan din naman sila. Hindi naman talaga dapat sinasakta ng babae. Babae minamahal. Kasi dapat inaalagaan yan, pinagtatanggol. Yun lang, sana yung mga lalaki dyan na talaga namang hindi makatimpe, hindi makatiis. Sana magbago na kayo, ganyan. Gayahin nyo ako. Yan lang, bye-bye.
stand ko medyo malabo pa. Kasi as of now, yung employment practices or yung hiring practices, hindi pa ganun ka-open pagdating sa babae. Kasi there are still discriminations when it comes to age. There are discriminations when it comes to civil status, especially in manufacturing. Not all manufacturing companies hire people who are single parents. People who are, let's say, divorced or separated. So, medyo, I'm still pessimistic about it. But I hope that the achievement ng equality when it comes to work, it will pave way for equal employment opportunities. I'm feminist in one way or another. Kasi parang, the role of women in the society is very, very vital. And kung walang babae, the society will collapse.